back to my channel. So, meron tayong i-share ngayon. So, if baguhan ka na YouTuber, this application or this video will be useful to you. So, ang diniscuss natin ngayon is yung mga application na kailangan ng isang bagong YouTuber, mga bagong YouTuber or application na magiging useful sa inyo. Okay? So, unang-unang application na useful is yung na meron ka na-install mo sa phone mo. Ito ay yung tinatawag natin na YouTube Creator Studio. Ano itong YouTube Creator Studio? Ito ay application na pwede mong i-check ang analytics or ang dashboard ng iyong YouTube account. So, match-check mo dito if ilang views na yung iyong accounts and also if na-monetize na ba or magkano na ba yung income mo para sa iyong YouTube. Also, you can also use the YouTube Creator Studio application para po sa pag-check, pag-change ng thumbnail, pag-change ng settings. So, instead of using or going to your log in your YouTube channel in your PC or in your laptop, you can use this application, okay? So, yan, may mga samples yung siya nilalagay dyan. So, makikita mo dyan kung paano yung i-gamitin, okay? And another na pwede mo rin i-download. Okay, anyway pala, ang YT, the YouTube Creator Studio is free lang. Siyang pwedeng i-download sa App Store. The next application is the NCS. NCS, dito naman magiging useful naman to in terms of mga background music, mga free or no royalty music video. So, for example, if isa kang YouTuber, alam mo naman na ang mga songs or background music is hindi pwedeng copyright. Ibig sabihin ng copyright yung may-ari ng iba. So, dito, makakuha ka ng mga free. Okay? So, ang NCS application is pwede rin i-download sa application store, to Play Store and iOS, sa iOS store din, Apple Store. Okay? And then, this is also for free. Okay? Another application na almost connected sa NCS is yung application kung saan pwede mong i-download. Kasi dun sa NCS, hindi ka pwede mag-download ng mga music. But then, with this application, sa ating next application, pwede mong i-download yon. So, for example, nakita mo siya, na-search mo na siya dun, and nagustuhan mo siya, copy mo lang yung kanyang name, and then i-paste mo lang dito sa TubeMate. Okay, TubeMate is another application na pwede mong i-maximize if you are a YouTube blogger because pwede ka dito mag-download ng mga memes, ng mga video, ng mga iba't ibang lahat ng meron sa YouTube gusto mong i-download, pwede mo siyang i-download at para i-insert sa iyong YouTube video. For example, gusto mong maglagay ng mga meme, ng mga songs, ng mga clips, mga background, pwede mo siyang i-download dito. Okay? But then, this is not downloadable sa ating Play Store because pwede mo lang i-download sa APK, okay? And another application na useful sa ating mga YouTuber is the PicsArt. Okay, what is PicsArt? PicsArt is another photo application. So, photo application that you can use in your thumbnail. Thumbnail, ito yung parang pinaka-cover po, pinaka-photo na unang makita ng inyong sa iyong YouTube, sa iyong page or YouTube channel. So, dito mo siya ma-edit. Marami ka ditong matututunan. Marami itong magiging use sa'yo. And this is also for free. Ang PicsArt is, you can maximize it. And marami tayong mga YouTube tutorial dito na pwede mong gamitin para sa PicsArt. Okay? And the last one, and another one is the Kinemaster, I don't know how to pronounce it correctly. Okay, ito naman yung ginagamit ng ito isa sa mga application na pwede mong gamitin sa pag-edit, okay? So, alam naman natin na, for example, kapag nag-edit tayo, mas maganda pag PC, but then, if nasa travel ka, of hindi ka naman knowledgeable, or wala kang PC, ayan, you can use this one sa phone, pwede ka mag-edit, okay? And marami din namang mga reviews din naman na maganda ang Kinemaster. But then, you can use the Prime or yung isang mas level up na application since ang Kinemaster is meron siyang, tawag dito, yung watermark, okay? And another one na pwede mo rin gamitin sa yung YouTube ay ang DU Recorder.
And the recorder is another application para naman makapag-record ng screen. So for example, you are recording a screen sa yung PC, sa yung mobile phone. Syempre, di ba meron tayong mga tinuturo or ina-upload sa YouTube na parang screen recording kung paano mag-ganito. So, through screen recording yon. So, syempre, kailangan mo ng recording. So, ito, pwede mo siyang gamitin. Ayan. So, pwede naman ito ma-download sa ating application store. Okay? Also, pwede ito sa Apple and Android. Okay? So, hindi kasi lahat ng mga phone ay merong recording, screen recording. Ako, yung phone ko kasi, or yung mga higher version na phone, I think, is meron silang recording already installed na recording ng screen, but then yung iba is wala. So, pwede mo siyang i-download yung D recording para doon, okay? So, I think if that's all on my list. So, if meron ka din na application na pwede mong i-share sa mga kapwa YouTuber na useful din, please comment down below para at least baka meron tayong part 2 nito, okay? And if this video is interesting and naging informative sa'yo, please click like also and share mo sa iyong mga friends na YouTuber din. Okay, so that's all for this video. Bye! Spread the love!